Alright, so maraming salamat sa interactions o yung mga nakikipag-usap sa Man Cannot Ride sa Facebook at saka sa comments section ng mga videos. Now, mas marami ang nagme-mensahe sa Facebook. Mas marami ang nakikipag-usap sa Facebook. And I really appreciate yung mga nagme-mensahe sa Man Cannot Ride sa Facebook. So, itong video na ito, siguro, refresher na rin lang. And this is parang ano lang, sort of, I would like to introduce myself again. Kasi merong nagmensahe sa Facebook page natin, sa Man Cannot Ride, na sabi niya, babago pa lang daw niyang nakita yung mga videos at saka yung sa YouTube. At yun daw, salamat daw sa mga videos na ginagawa ko. May mga natututunan daw siya, which is very good. Yung gusto kong marinig eh, na kahit isa man lang, merong matuto sa mga sineshare natin. Kasi itong mga sineshare ko, mga natutunan ko din, mga itinuro din ng iba sa akin. So yun, sabi niya, ngayon lang daw niya nakita yung channel, ngayon lang daw niya nakita yung page. Ang dami niyang tanong. Marami actually siyang tanong. At kaya gusto kong sagutin kasi yung mga tanong niya, halos lahat parang mga misconceptions. Ayoko namang makilala niya ako na yung mali-mali yung pagkakilala niya. Una, hindi ko na nga alam kung saan ako mag-uumpisa ngayon kasi ang dami niyang sinabi, ang dami niyang tanong actually. Na na-appreciate ko naman again. One thing is, akala niya professional rider ako. Okay. So again, this is sort of a refresher and another introduction kung sino ako, ano yung Man Cannot Ride, ano yung YouTube channel ko, ano yung Facebook page natin, bakit, para saan, kailan, o kung ano man. Anyway, halu-halo na lang to ha, para sa kanya. Hindi ako professional rider, hindi ako professional na driver. Ang lisensya ko, ang driver's license ko ay non-professional. Ang restrictions ko ay 1 and 2. Ibig sabihin, yung mga light vehicles at saka motorcycles. Kailan daw ako natutong mag-ride? Actually, natuto ako mag-ride 92 mga ganun. Basta early 1990s. Yun yung talagang natuto ako mag-ride ng motor. As in yung una kong hawak ng motor, ano yun, Suzuki na pan-tricycle. Ang tanong rin niya is, akala niya kasi marami akong motor. Hindi, okay, no. Hindi marami, naku Diyos ko. Yun ang pinakamalayo sa katotohanan. Sabi niya, ano-ano daw yung mga motor ko. Parang ang dami ko daw motor. Sabi ko, hindi, paano niya nasabing marami akong motor eh? Ito lang namang si Octavia ang palagi kong dinadala sa mga rides. I mean, wala akong ibang motorsiklo. I have only one motorcycle. This is my first ever motorcycle na akin, yung binili ko. And this is my only and this is gonna be my last. Kasi, well, kung kilala mo ako financially, yung status ko, hindi ko kayang bumili ng mga ganitong bagay. Ito, actually, yung pinambayad ko dito kay Octavia ay sponsored na ko po ba? Sponsored ni shit, may sasakyan pa. Okay. Wait lang. Sponsored ng aking sobrang mapagmahal na commander kasi nga sabi niya, wag daw akong mag-installment, wag daw akong pumayag sa bank financing kasi matatali lang ako sa utang at matatali ako sa interest. Kaya pinaram niya ako ng pera, 190,000 pesos, tapos nag-loan ako sa SSS para makabuo ng 220,000 pesos. Tapos binili ko to si Octavia. At ito, yung binayad ni Commander dito na 190,000 pesos, believe it or not, sabi niya sa akin, sa kanya ko na lang daw bayaran ng monthly. Kaya pala siya nagbigay, may kotse pala. Anyway, so sa kanya ako nagbabayad ng monthly. Yun nga lang, medyo natigil yung bayad ko kasi nawalan ako ng trabaho noong 2020.
nung start ng pandemic. But anyway, so this is my only motorcycle. Kaya ako kunin to yun kasi gusto kong sabihin sa inyo na wala akong kakayahan bumili ng kahit anong motor. Alright? Ang isa pa niyang tanong is saan daw ako nangangarera? Ngayon, akala ko ang tinutukoy niya is yung sa kotse kasi isineshare ko naman sa mga videos ko na dati ako nangangarera gamit ang sasakyan ko. Pero, ang tanong niya is saan ako nangangarera? At kung sasali daw ba ako sa Pinoy Superbike? Sabi ko hindi. Oh, Jesus Christ. No, sobrang layo naman. Sobrang malayo sa katotohanan yun. I am 44 years old. So, wala naman sigurong age limit yun. Pero I think I am too old. Masyado na ako matanda para sa ganun. Tsaka ang isa pa, again, the biggest problem is wala akong perang pantustos para bumili ng motor, i-convert para maging race bike, tapos sumali sa PSBK, I mean Philippine Superbike. No, just ko napaka. And another big problem is I'm a beginner. Nagsisimula pa lang ako magmotor. This is my one and only bike. Nakaka 7,000 kilometers pa lang ako. I mean, I don't have the skills yet. Well, saan ba talaga yun? I don't have the skills, I don't have the abilities yet na para mangarera. No, I mean, wala. Diyos ko, wala pa sa 1% ang natututunan ko in terms of yung proper riding skills, road safety, tapos sabihin pa nating racing skills, na wala pa sa 1%. Sa loob ng 7,000 kilometers, I still consider myself as a newbie. Napakarami ko pang, sabi nga ni Fernando Po Jr. is, napakarami ko pang kakaining bigas. Naku, Diyos ko. Nasa unang subo pa lang ako. Isang kaban ang kakainin ko bago ako umangat ng level. So, hindi ako nangangarera sa motor. Hindi ako nangangarera sa motor. Hindi rin ako professional rider. Hindi rin ako motorcycle instructor. Isa pa yung saan daw ako nagtuturo. No, hindi. And kung ako tatanungin mo, honestly, hindi ko gusto maging motorcycle riding instructor. Dahil, just napaka 7,000 kilometers, isang motor pa lang. Para sa akin, napaka underqualified ko para magturo ng kahit ano. Kahit yung simpleng kung paano sumampa sa motor, hindi ko pwedeng ituro yon. Napaka bagito ko pa, Diyos ko. Ha? Yung mga natutunan ko ngayon, walang wala pa yan sa katiting ng kailangan kong matututunan bago ako mag-level up para magturo sa iba. Yung ginagawa ko mga videos na to ay pag-share lamang ng natututunan ko from other people na tinetesting ko, napatunayan ko sa sarili ko na it works. Diba? May nagturo sa akin ng trail braking. Inaral ko, pinractice ko, ginawa ko, it works. So naniwala ako sa kanya kasi yung tinuro niya, tunay, napatunayan ko na tunay. So yun, isishare ko ngayon sa iba. Para naman, parang paying it forward. Another question is, saan daw yung shop ko? At gusto daw niya magpaturo o magpatono ng suspension. Kasi daw may mga nagsishare ako ng about suspension. Again, wala akong shop, wala akong business. So wala akong shop, wala akong business, and I'm not selling parts, I'm not selling accessories, wala akong network, wala akong grupo, wala akong team, wala akong I have no affiliation with anything, wala akong sponsors, wala, okay, wala. Kaya yung
yung suspension tuning na isineshare ko dito sa mga videos, yun ay galing sa mga natutunan ko kay Dave Moss. And again, I am just sharing, paying it forward. Natutunan ko sa iba, so hahayaan ko naman na may yung iba matuto rin. Kumbaga, hindi naman porket isineshare ko, eh yun na yung tama. Isineshare ko yon para sabihin ko na ito yung natutunan ko. Ngayon, kung yung mga makakapanood ng videos ko ay maniniwala dun sa senior ko at magiging makabuluhan sa kanila o mapapatunayan nilang tama rin sa kanila, then that's good. Ngayon, kung hindi naman gagana sa kanila at hindi sila maniniwala, that's also good. Wala naman akong intensyon na sabihin na ako yung tama o ito yung dapat gawin. No, hindi. Yung mga tinuturo ko is sineshare ko lang kung ano yung natutunan ko rin from others. So, hindi ako nagtotono ng suspension. At kahit pa, ito ha, kahit pa bayaran ako ngayon, hindi ko itotono ang suspension ng kahit sinong motor dahil naniniwala ako na I have to be certified first. Kailangan meron muna akong certification bago ako gumalaw ng sasakyan ng iba. Hindi yung banat lang ng banat, wala naman akong license to, hindi ako license mechanic o tuner o kung ano man. Wala akong certification. Tapos ang isa pa is wala naman akong napatunayan in terms of pag-aayos ng suspension, di ba? So bakit ako magsa-service ng ibang motor? And then ang isa pa, ang pinakamalaking pagkakamali dun is bakit ako magpapabayad, di ba? So maling-mali naman yon. So hindi ko gagawin yon. Siguro kung mabibigyan ako ng pagkakataon na mag-training ng maayos at magkaroon ng talagang professional certification, then why not? Diba? Kung masa-certify ako as a mechanic, as a suspension tuner, then yes, oo, i-offer ko yung services ko. And I'm willing to offer it free. Walang bayad kasi ayokong pagkakitaan ang libangan ko. Kaya nga yan libangan eh. Ba't ko pagkakakitaan yan? Ba't ko pagkakaperahan yan? Kahit mahirap lang ako, hindi ko gagawin yon kasi ito mga ginagawa ko, libangan lahat to eh. Tapos pagkakaperahan ko, anong klaseng... Anyway. So yon. Okay, so punta tayo sa mga tanong pa. Sabi... Apparently, kaya niya ako tinatanong na kung ano yung grupo ko. Kasi sabi niya, marami daw siyang mga napapanood ng mga YouTubers din. Sa tingin, akala niya, kilala ko rin sila na pwede siyang sumama sa akin, tapos imi-meet namin sila. Naku, sabi ko. Kung akot ako lang, sa tingin ko, baka mas una pa niyang makikilala yung mga yon kesa sa akin. Kasi hindi nga ako active na nagjo-join ng mga social media events. So, sa tingin ko, kung siya lang mismo, mas mauuna pa niyang makikilala ang mga yon kesa sa akin. Ito, siguro, tapusin ko na lang tong video na to by again, introducing myself. Sa Facebook, ako si Sky Repa, pero syempre iba yung tunay kong pangalan. Sa Facebook, ang page namin ni Octavia. Octavia is my bike. My CF Moto 400 NK. Ang page namin sa Facebook is Man Cannot Ride. Ang YouTube channel namin is Man Cannot Ride. Ngayon, bakit Octavia? Kasi paborito ko si Octavia Blake, isang character dun sa series sa Netflix na The 100. Now, si Octavia Blake ay binigyan ng palayaw na Death from the Skies, at ang translation nun dun sa language sa Netflix is Sky Repa. Kaya ang pangalan ko ay Sky Repa kasi talagang idol na idol ko yung character ni Octavia Blake. At saka chicks na chicks yun. Ayun. So, kaya Octavia ang pinangalan ko dito kasi Sky Repa ako. Now, Man Cannot Ride, kaya Man Cannot Ride ang channel ko dahil nung ginawa ko to 2018 itong channel na to, dahil yung mga panahon na yon, ayaw akong payagan na magmotor ng asawa ko.
So, kumbaga gumamit ako ng appeal to emotion na parang sarkastiko na man cannot ride, ayaw nila akong payagang mag-ride, ayaw ng magulang ko, ayaw ng mga kamag-anak ko, ayaw ng mga kamag-anak ng misis ko, ayaw ng misis ko. Dalawang tao lang sa buong mundo ang may gustong mag-ride ako, yun yung dalawa kong anak. So, kaya ako ito ginawa itong channel na ito, eh para parang pang-asar. Man cannot ride, hindi ako makapag-ride, hindi ako payagang mag-ride. So, hindi ko na pinalitan nung nakabili na ako ng motor kasi yun na yun eh. So, nauna pa akong magtayo ng YouTube channel kesa sa bumili ng motor. Ang intention ko sa channel na to, sa Man Cannot Ride, eh, parang documentary ng learning process ko as a rider. Ito yung mga ginagawa ko sa pagra-ride. Ito yung evidence, ito yung prueba, ito yung proof na gusto kong mapanood ng asawa ko at ng mga kamag-anak ko para makita nila na hindi ako kamote sa daan, na hindi ako balasuba sa daan, at nag-aaral talaga akong mag-ride ng maayos, matino, kasi gusto kong patunayan sa kanila na nung mga panahon na ayaw nilang pumayag na magmotor ako dahil akala nila magiging kaskasero ako, dahil kaskasero ako sa sasakyan at dahil nangangarera ako, gusto kong patunayan na mali yun. Kaya itong channel na to talaga, hindi ko layunin ang magkaroon ng subscribers na napakadami. Hindi ko layunin na mag-monetize ng channel at kumita ng pera. Hindi ko layunin na sumikat sa social media. Hindi ko layunin na makilala, maging famous. No. Hindi ko rin layunin na magkaroon ng mga sponsors at ng mga kaibigan para lang makakuha ng mga libreng gamit, libreng accessories. Hindi. Hindi ganun. Itong channel na to, isa lang ang gusto kong viewer nito. Actually, isa lang yung hinahangad ko. Yun lang yun, yung asawa ko. Para mapatunayan ko sa kanya na, oh, mami, eto ako. Pinayagan mo akong magmotor, maraming salamat. Kita mo naman ako, matino akong rider. Oh, nagpo-promote ako ng safety, nagpo-promote ako ng proper riding skills. Hindi ako kamote, hindi ako kaskasero katulad ng iniisip ng mga kamag-anak ko. Eto yung prueba. So sa tunay talaga, isang subscriber lang ang gusto ko, yung asawa ko. Isang viewer lang ang gusto ko, yung asawa ko. Kasi gusto kong patunayan sa kanya. Gusto kong patunayan sa kanya na maraming salamat, pinayagan mo akong magmotor. Eto ngayon nagmumotor ako. I will not let you down. Hindi kita ipapahiya dahil matino akong rider at ginagawa ko ang lahat na magagawa ko para manatiling matinong rider. I'm not the best rider, hindi ako magaling na rider, naku Diyos ko, magkasumpaan na dito ng langit at lupa, hindi ko sinasabing magaling akong rider, at hindi ko rin sinasabing ako yung pinakamatinong rider, pero ginagawa ko ang lahat ng magagawa ko para maging safe and better rider. I'm just doing my best to be a safer and better rider, hindi para sa sarili ko, pero para sa ibang motorista sa daan, kasi ayaw kong makapagdulot ako ng hassle sa iba dahil sa yung pag-uugali ko sa pagmumotor. Ayaw ko ng ganon. Kung sa semplang ako, ako lang. Kung magkakaroon ako ng pagkakamali dahil sa katangahan ko, ako lang. Ayaw kong may madadamay na iba. Pero dahil nasa public road tayo, mahirap maiwasan na walang madamay. Kaya ginagawa ko ang lahat para hindi magkamali. Ginagawa ko ang lahat para lahat ng gagawin ko ay magiging safe para sa iba. Safety of others. Napakaraming YouTubers dyan na tinatawa-tawanan lang pag sinabing safety of others. Napaka-corny daw, napaka-boring. Pero para sa akin, mas mahalaga yon. Safety of others above my safety. Kasi pag inisip ko yung safety ng iba, automatic yon. Safe na rin ako sa sarili ko. But anyway, that's it. Thank you so much for joining me on this warm-up ride. Pinainit ko lang si Octavia. So again, thank you so much for joining me on this video. I will see you on another video of Man Cannot Ride. Teka muna, enjoy ko muna yung pagra-ride ko kasi kahit dito lang sa village, susulitin ko naman ng kaunti.
Ang hirap mag-ride nang habang nagsasalita. Alright, so have a good day, everyone.